Welcome to my channel. Ako po si Aiza at mahilig din po ako sa mga halaman. For today's video ay pag-uusapan po natin ng mga hanging plants na madaling alagaan. So kung bago ka lang po sa aking channel, please do like and subscribe at pakiclick na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. So tutok lang po. So guys, itong mga plants na nandito po sa aking harapan ay yung mga i-share ko po na best hanging plants for beginners. Ibig pong sabihin, ito po yung mga hanging plants na madaling alagaan at madali pong mabuhay. So wala pong kasakit-sakit sa ulo itong mga i-share ko na plants po sa inyo. So uunahin ko na po guys itong nasa harapan. Okay. So ito po ay pothos or water ivy. So ito po yung isa sa madaling alagaan at the best po siya na gawing hanging plants. Kasi po ito po ay nagtitreyo. So ayan po. So kahit na anong klaseng pothos ay pwede po siyang gawing hanging plants. So ito po ay si golden pothos. So ayan. Maganda po siyang ilagay sa loob ng bahay kasi nabubuhay po siya kahit na low light po. So ito po ay hindi naman po siya namimili ng kanyang potting mix. So kahit na anong klaseng lupa ay pwede siyang mabuhay. Pwede rin po siyang mabuhay through water. And then next po ay itong si Epicia. So ang halaman na ito guys, ito po si Epicia. So isa lang po ito sa mga variety po ng Epicia. So ito po yung Epicia na meron ako at meron po siyang pulang bulaklak. So ayan. Maganda po siyang ihang po kasi ito po yung mga babies niya. So para po silang naglalaglagan lang po silang ganyan. So maganda po ito nakahang lang po ito guys. Pwede rin din naman pong hindi, pero dapat itaas nyo po siya kasi yung mga babies niya po ay yan, pababa po sila guys. So dalawa lang po yung variety na meron ako, ito po na kulay at yung pure po na green. So ito pong si Epicia, madali pong alagaan, hindi po siya maselan. At ilagay nyo lang po siya sa bright shaded area. Huwag po sa direct sunlight kasi masusunog po yung kanyang dahon. So, ayan po siya. Ang lush. So, ayan siya guys. Ang lush niya po. And then, next po ay ito pong si butterfly. Ito pong si Oxalis triangularis. So, ito po siya guys. Meron po siyang flower. So, ganito po siya. Ito po guys ay maganda po siyang ihang. Kasi po, pahaba po yung stem niya. So, ayan. Hinahang ko po siya guys. Madali lamang po alagaan ito. May mga times po na nalalagas po yung dahon niya. Pero huwag nyo pong itatapon yung parang bulb niya. Kasi tutubo pa rin po yan. Basta huwag nyo lang pong itapon. Kasi as long as meron po kayong bulb, tutubuan pa rin po siya ng leaves. So ayan, madali lamang po siyang alagaan. Si Oxalis triangularis. And then next naman po ay itong si... Ito po guys. Ito naman po guys si Manaog Kairog. So ito naman po si Manaog Kairog. Madali din po siyang alagaan guys. I-cut nyo lang po, ipatong nyo lang. Yun na po. Wala po siyang kaarte-arte. At ang gusto din po ng plant na ito ay nasa bright shaded area. Ayaw po niya sa direct sunlight kasi po napakabilis pong masunog ng kanyang dahon. So sa shaded area po siya guys. And then next po guys, ito naman po si turtle vines. Ayan, sobrang lush na po itong turtle vines ko guys. Ayan.
So, pinatong ko lang din po ito sa lupa. At yan na. Nakokoveran na po niya yung kanyang pot. So, ganito po siya ka-lush. Para lang pong damo itong si Turtle Vines, guys. So, purple po yung kanyang stem. At nag-ganito po siya. Best, the best po ito sa beginners. Kasi ito, kahit na matanggal siya, maputol, kahit na itabi mo lang, nabubuhay po siya, guys. Kasi ang dami-dami po niyang aerial roots. So, marami po siyang aerial roots. Madali lamang po itong tumubo, guys. Ito naman, kahit nasa direct sunlight siya, nasa shaded, anywhere, kaya po niyang mag-thrive. Yan. Hindi po siya alagain, guys. So, madali lamang pong alagan tong si Turtle Vines. At marami na po akong ganito. And then, next naman po ay ito pong si Pillow. Ito naman po si Pillow. So, the best po ito na alagaan for beginners kasi hindi rin po ito maarte. Ipatong nyo lang po ito sa lupa at bahala na po siya. Mabubuhay na po siya. So, ang gusto po nito ay direct sunlight, pwede. Sa bright shaded, pwede rin po siya. Kaya din po niya. So, ito po ay para po siyang succulent. So, ito pong si Pillow plant ay hindi po ito maarte. Itong mga dahon po niya, guys, tutubuan po ito ng roots. So, maganda po ito. Itatanim pa lang po natin ito mamaya. Nag-cut po kasi ako sa aking mother plant. At itatanim ko po siya sa white pot. Para maganda po siya. So, mamaya itatanim po natin, guys. Ipapakita ko po sa inyo kung paano magtanim ng Pillow plant. And then, meron din ako dito na isa pa. Hindi po siya si Pillow. Iba po ito. So, heart, parang heart leaf. Ang tawag po dito sa plant na ito, sa hanging plant po na ito, ay si Millionaire's Heart. Pero hindi po ito variegated. Yung ordinary lang po ito. Pero meron pong variegated nito. At meron po itong bulaklak na maliit. Maliliit. Kulay white po. So, ayan, guys. So, itatanim rin po natin ito ngayon. Okay. So, yun po yung mga pitong hanging plants na best po para sa mga beginners na madali lamang po siyang alagaan. At hindi po siya mahal. Actually, marami, ordinary lang po itong mga pinakita ko po sa inyo na hanging plants. Yung iba dyan, nahingi ko lang din po. So, ngayon guys, tuturuan ko po kayo kung paano po mag-propagate ng Pillow plant at saka Millionaire's Heart po. So, napakadali lamang pong mag-propa po ng ganito. So, ayan, nag-cut po ako mula sa aking mother plant. So, ayan na yung aking Pillow plant. And then, the Millionaire's Heart. At itatanim ko po siya dito. Ang potting mix po natin ay garden soil lang at saka bulok na ipa, rice hull. Yung bulok na ipa po ito, yung parang naglulupa na po siya. Kasi, hindi po, wag po kayong gumamit ng mga, yung hindi pa po ganito na ipa. Kasi, kung yung bagong kuha lang po na ipa, ang tendency po kasi noon ay malalanggamin po kung yun ang gagamitin nyo. So, kailangan po, kung gagamit naman po kayo ng ganun, sunugin nyo po para hindi po siya langgamin. Pero ito po, bulok na po kasi ito. So, the best po siyang gamitin. At kapag magtatanim po kayo ng mga hanging plant, at syempre, hihahang po ninyo, kailangan po na yung soil po niya ay fast drain. At saka po, hindi po mabigat. Kasi, kung mabigat po yung soil nyo, baka mapigtas po yung mula sa pagkakahang. So, ganun po yun. And then, so, ganito lang pong pagtatanim ng Pillow plant. So, kukuha lang po ako. Ganyan lang, guys. Ipatong nyo lang po siyang ganyan. Tabunan nyo lang po konti yung ipinatong. So, ganyan lang, guys. Patong-patong lang po itong si Pillow plant. At bahala na po siyang
mag-drive. So ayan. Mula sa pagkakakat, hindi ko na po siya hinati-hati. Ganyan lang, tabunan lang konti. So ayan na po guys, yung propagation po natin ng millionaire's heart at saka po ng pillow plant. So ayan na po siya, string of pillow. So ito po si string of pillow, pinatong lang po yan guys. Kasi marami po yung aerial roots, wala pong problema dyan. So ilang araw lang po yan, okay na po ang ating propagation. So i-update ko po kayo sa ating string of pillow at saka millionaire's heart. So ayun lamang po guys ang laman ng video ito. I hope na meron po kayong natutunan sa mga ibinahagi ko po sa araw na ito. So ano pang hinihintay nyo guys? I-collect nyo na po itong 7 na hanging plants na ipinakita ko po sa inyo. Thank you for watching po. God bless.